Lord, si God. Patuloy natin sambahin ang Panginoon. I sing praises to your name, O Lord, praises to your name, O Lord, for your name is great and great.
Habang kami nakikinig lang ngayong salita, faith comes by hearing and hearing by the Word of God. And you will fill our hearts, Lord, with your life. For your Word is life. You will fill our hearts with faith, for faith comes from your Word. You will fill our hearts, Lord, with your glorious light, for your Word is revelation to us. Panginoon, sa umaga ito, minsan painiling namin, paliguan mo kami. Refresh us, Lord. Immerse us in your presence. Anoint us with the anointing of wisdom and revelations. Opening our eyes, Lord, the eyes of our understanding, the eyes of our faith, touching our hearts and mind, spirit, soul, and body. Even those who are sick, Lord, will be healed. Panginoon, at yung wala magkakameron, yung mahina, lalakas. Yung walang alam, magiging marunong, Panginoon. At yung nasa dilim, magliliwanag. Panginoon, cleanse us with your precious blood of the Lord Jesus Christ. Sapagkat ang presensya mo'y banal, Panginoon. And without your holiness, walang makakakita. Walang makakapasok sa presensya ng Diyos. Salamat, Panginoon. Thank you for sanctifying us by the blood of Jesus, by your word, and by the Holy Spirit. And all glory belongs to Jesus, our Lord God and Savior. Let me magsabi, Amen. 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 At habang nakaupo, sabihin nyo sa inyong katabi, kapatid. Ituro mo, kapatid. Kahit magkakalayo tayo, hindi maeepektuhan ang pagiging mukhang artistahin mo. Amen. Ang Panginoon mabuti. Amen. Papunta na tayo sa normal. Tiunti na, no? Bagamat nandiyan pa rin ang pandemic, but we believe na may ginawa na ang Diyos. At lahat ng coronavirus sa buong mundo, tutunawin ng kalwalhatian. This earth will be filled with the glory of the living God. His glory is His presence, His mighty presence and power na tutunaw sa lahat ng coronavirus. So praise God. At tinanggal ko yung mask ko kanina, napakalayo nyo naman sa akin, kaya tsaka wala naman akong COVID. Wala po akong COVID. Joke lang. Tsaka napakalayo nyo sa akin. Kaya meron akong mask. Just in case may makakita sa video, eh. may mask ako, tinanggal ko lang. Pagtanggal ko nga, natapunan ako ng juice. Buti na, uy, natuyo. Miracle. It's a miracle. Napurihin ng Panginoon. At ngayon ay communion. Ako, akala ko nakalimutan nila, brother, din na communion ngayon. Or communion table. Walang table. Sayang pala, sadyang walang table. Ano? Pero may communion. So, purihin ng Panginoon, malaking bagay yun. Maka-take tayo ng communion kasi every time we take the bread and that grape juice, dinideclare natin, inaalaala natin, tinatanggap natin, pinapapasok natin sa ating buhay, sa ating spiritual and body, ang lahat ng ginawa ni Jesus doon sa krus sa Kalbaryo. Yung redemption, katubusan, yung katubusan sa sumpa, sumpa ng sakit, karamdaman, sumpa ng kahirapan, sumpa ng kamatayan, dinala ni Jesus sa cross at pinalitan niya, ni-reverse niya lahat. Imbis na poverty, pinalitan niya ng blessing, prosperity. Imbis na sickness and disease, pinalitan niya ng healing and health, divine health. Instead of death, He gave us life. At sabi ni Jesus, I come that you might have life and have it abundantly. So, purihin ang Panginoon. Kaya, every time na tayo mag-take ng communion table or bread and grape juice,
ating pinapaalala sa ating Panginoon yung covenant ng Diyos sa ating through the Lord Jesus Christ, that we are redeemed from the curse of the law, that we are now saved, that we are now children of God, and as children we became joint heir together with Christ. At hindi na tayo mga ordinaryong tao. We are children of God and our citizenship is in heaven. And all the riches and wealth of God's kingdom na pinamana ng Ama kay Jesus, tayo ay binahagian ng Panginoong Jesus. Partner tayo ni Jesus sa lahat ng kanyang inheritance. Hindi niya kailangan ang inheritance, ang yaman, ang riches and wealth of God's kingdom sapagkat siya ang lumikha ng lahat ng yon. He is the God Almighty. Kaya sinasabi sa Bible that he inherited the blessings of God's kingdom para maibigay sa atin, ma-impart sa atin ang blessing ng Panginoong Jesus. Maliwanag po ba? Okay, kaya siya naging tao para maibigay sa atin ang blessing ng Diyos. Maging partakers tayo ng ibinigay at ginawa ng Diyos kay Jesus. Okay, kaya sabi siya yung firstborn of many brethren. Sa pagiging tao niya, siya yung firstborn. Sigo, at dumami na. May secondborn, thirdborn, fourthborn, fifthborn, millionborn. Dami. Kasami tayo doon sa pinanganak sa kanyang Diyos. At sa pagiging tao ni Jesus, He is our big brother. At sa pagiging Diyos naman, He is our Lord, our God, our Creator. Siya ang lumikha sa atin. Yan ang hindi matanggap ng mga kulto. Yan ang hindi matanggap ng mga kulto. Once na mayroong nagsabi na si Jesus ay hindi Diyos, ang Holy Spirit ay hindi Diyos, lumayo kayo kasi hindi sa Panginoon, hindi biblical. At sila ay cult. Noong last time, mayroon akong i-download na napakagandang application, nabanggit ko ito sa Bible study sa online, na napakaganda application. Meron ng ang baba ng memory kinain. Tapos, ang ganda ng quality ng audio, ang ganda ng quality ng presentation, ang linaw ng type, ang ganda ng font, ang ganda lahat. Meron kasama ng commentary, may kasama pang mga references. Ang ganda. Nung dinownload ko, hindi ako mapalagay. Bago ko ako mag-download sa Android, tinitingnan ko kung yun ay isa pang kasi last time yung nag-download ako, Jehovah's Witnesses pa rin na i-download ko. Kaya ingatan natin, ano? Minsan naman, Sabadista pala yung nag-download ko. Tinitingnan ko. So hindi ako mapalagay. Wala akong makitang mali sa doctrine nila. Pero deep within my heart, ang Holy Spirit nangungusap. Merong mali. Diyan sa i-download mong apps, merong theology, may doctrine na mali. So nung binigyan ako ng Holy Spirit ng ganung impression, hindi ko na tinantanan. Buong magdamag, binasa ko ng binasa. Hindi ko makita. Okay naman. Hanggang sa nag-arrive ako doon sa sinabing, God is not just a Trinity. He is family. Oops, medyo taliwas yun. Parang ibinababaan niya ang pagka-Trinity ng Diyos at ipinapalit niya ay family. Oops, medyo ano na ito, questionable na yun. Then, kasunod doon, bigla sinabi, ang Holy Spirit is just a power na nire-release ng Jesus, nire-release ng Ama. Nako, hindi na yun. At ang pinagbatayan niya, yung gender ng sa Greek word ng Holy Spirit, dapat daw it, hindi he, dahil neutral gender. At yun lang ang binasihan niya para gawin niyang doctrine at theology na ang Holy Spirit is not God, kundi isang pwersa, isang power na walang personality. Kaya ito, may bagong series ako every Wednesday and Friday, the Deity of the Holy Spirit, ang pagiging Diyos ng Holy Spirit. Lahat ng mga scriptures, pagiging Diyos niya nandoon.
So, mali yun. Eh, ano ngayon kung ang Diyos ay neutral gender at hindi masculine? Ano ngayon? Ang Diyos mahiwaga. Hindi mo malilimitahan ang Diyos. Ano ngayon? May effect ba yun sa Diyos kahit sa neutral gender or masculine gender? Ang batayan niya, yung mga connecting scriptures at yung mga scriptures na nagsasabi, ang Holy Spirit is truly God and a divine person. Pag power, walang pakiramdam, walang isip. Eh, ang dami scriptures, may pag-iisip, nakikipag-communicate ang Holy Spirit, nakikipag-interact sa tao, napipigati, don't grieve the Holy Spirit, as sabi, napipigati, umiibig, so may emotion, may personality. No? So yun. So once may mag-share sa inyo na sinabing Jesus is just a prophet, Jesus is God, but God created by the Father. Bah, saan ka nakakita ang Diyos nililikha? Walang gano'n. Pagka Diyos, siya yung lumilikha. Jehovah's Witnesses. Yung ngayon na lamang ko, yung doctrine, yung paraan na kung paano pinagtatanggol ng JW o Watchtower, Jehovah's Witnesses, yung na si Jesus is just a person or just a created being and became God. Yung depensa nilang yon kinukuha ngayon ng mga Muslim ng Islam religion at yung ginagamit nila sa debate. No? Pero hindi lulusot yon kasi maliwanag sa scripture that the Father is God, Jesus is God, the Holy Spirit is God. The three divine person is that one supreme being called God. Amen. One being, ha? Hindi three beings. One being with three divine persons. Yan, doctrine of Trinity. So, ang tunay na Christianity believe in the Holy Trinity. Hindi oneness, sublime din yung oneness. Okay. Ngayon, nung nangusap ang Holy Spirit, nakita ko yun. Sabi ko, kaya pala hindi ako mapakali. Hanggang kinabukasan, binasa ko. Sabi ko, hindi ako papayag na ang Holy Spirit ko, ang Panginoon ko, ay tatawaging it o sasabihin power lang at hindi person, hindi divine person. Kahit anong ganda mong application ka, buburahin kita, i-delete kita. Kaya in-install ko yun. In-uninstall ko. Sabi ko, ayokong ang cellphone ko may kaharong kakultuhan. Binura ko. So praise God. Kaya ang Holy Spirit, kahit walang magturo sa'yo, basta ang Holy Spirit, meron kang communication sa Holy Spirit, and you know the language of the Holy Spirit, and you became sensitive in the presence of the Holy Spirit, kahit walang tao magsabi sa'yo, tuturuan ka, kakausapin ka ng Holy Spirit. Amen. So, sa umagang ito naman, bonus na ano lang, paalala lang nga, meron ang ating pabasa, ito title, Don't curse yourself. Don't curse yourself. Sabihin natin, sabay-sabay. 1, 2, 3. Don't curse yourself. Sabay-sabay naman, sabihin natin, hindi ko susumpain ang aking sarili. Sabay-sabay. 1, 2, 3. Hindi ko susumpain ang aking sarili. Okay. Bakit? Yan ang title. May tinatay pinapaksa ito. Kasi mahalaga. Madalas, hindi natin alam, we are already cursing ourselves. Minsan, hindi natin alam, we are already cursing our children. At madalas, lalo na sa atin, kinakurse natin at sila, hindi natin alam. Kagaya nung nabasa ko istorya ng isang tomboy na babae, tagal ko na nabasa yun, 25 years ago I think. Yung tomboy na babae, gusto niya talaga maglalaki siya. Tapos inis na inis siya. Kasi bilang babae, meron siyang menstrual period. At inis na inis siya. Sabi niya, lintik na katawan ito. Ba't ba ako'y nagkakamens pa? Sana ay ako'y pinanganak na lalaki. Alam niyo, after na sinabi niya yon, pagkaraan ng ilang taon, hindi na siya nagkaroon ng menstrual period. At nagkaroon siya ng sakit, hindi malaman. Why?
kasi kinurse niya ang kanyang sarili. At totoo yan. Itong ating teaching message ito, pag ito, lahat nito, hindi ito pinaniniwalaan ng mga cessationists. Ano yung mga cessationists? Mga sekta ng pananampalataya, mga mananampalataya na hindi naniniwala sa gifts of the Spirit, hindi naniniwala sa power of the Holy Spirit, hindi naniniwala na ang Diyos hanggang ngayon ay kumikilos, active, gumagawa ng himala at nagbibigay ng mga kaloob, gifts sa body of Christ. Hindi sila naniniwala. Sa kanila, walang apostle, walang prophet, walang gifts of the Spirit. Eh, ang linaw naman ng 1 Corinthians chapter 1, verse 6 and 7, sabi may patotoo si Kristo. Nagbigay ang Panginoong Jesus ng gift sa body of Christ, sa church. Hindi tayo papagkukulangin ng Diyos sa kaloob, sabi doon. 1 Corinthians chapter 1, verse 6 and 7, patotoo ni Kristo yan, hindi tayo papagkukulangin ng kaloob hanggang, kailan yung kaloob na yun? Hanggang sa muling pagpapakahayag or hanggang sa muling pagbalik ng Panginoong Jesus. Ang tanong, nahayag na ba si Jesus? Nakabalik na ba uli siya? Hindi ba? So maybe that's referring to the rapture or parang second coming sa end of 7 years. Pero naniniwala sa rapture. Kasi yun ang pagpapakayag ni Jesus sa mga mananampalataya. Sa cloud, sasalubungin tayo ng Panginoon. Ay, hindi pa naman nagra-rapture. So, hindi magkukulang ang Panginoon. At sa kinaresearch ko, na-discovery ko, yung palang pinagmulan ng doctrine of cessationism kay John Calvin. Si John Calvin ang bumuhay ng doctrine or theology ni pangalan St. Augustine. St. Augustine, na Catholic yun, Catholic theologian. Kinuha niya, then dinevelop niya, pinasikat niya yung tinatawag na Calvinism. Sa Calvinism, namimili ang Diyos ng ililigtas. Pasensyahan kung hindi ka napili. Yun ang false doctrine na. And Jesus died not for the whole world. Jesus died for only a few selected people. Another na heresy na naman yun. Ang dami, dami. So, si John Calvin, bumuhay nung theology na yun, na false, which is false. At sa kanya rin palagaling, ginaya, kinuha ng mga Protestant yung kanyang paniniwala na wala nang himala, wala nang gifts of the Spirit, kaya ang group nila tinawag na cessationist. Yun ang history. Pero tayo, hindi tayo cessationist. That word cessationist or cessationism galing sa salitang cease, huminto. Tayo, we are continuationist. From the word continue, continuationist. No? Niniwala tayo. Sabagat ang mga apostles, they were continuationist. They believe in the Holy Spirit, they believe the power of the Holy Spirit. So, you see, sabi ko ito, even the fake teachings, malalang fake teachings about the Holy Spirit, no, the voice of God, yung mga malalang bagay na ating pinag-aaralan as charismatic people, Pentecostal people. Lahat ng yan, malaking kamangmangan sa mga cessationists. Ikaw ba naman, nasimulan mo, babago kang naniniwala, sabihin sa'yo, pag meron nakita kang nagpapagaling, mga ibang din nagpapagaling, sa demonyo yun. Ay may gumagaling eh, kapangyarihan ng demonyo yun. Ikaw ba naman sabihin na gano'n? Eh babago ka, gano'n ba? Alam ko yan. Kasi ako ay disciple ng isang magaling na cessationist. Na ang minister nila ay debate. Debate. Ang galing nila sa debate, pero hindi sila born again, I think. Sana born again sila. Hindi sila born again. Naninigarilyo, umiinom. Ang galing sa debate. Sinasabi sa akin, nung babago man pala, yung pagpapagaling mga may sakit, yung mga yan, mga false prophet yan.
Kaya sila Ben Hinn, sila T.L. Osborne, sila Morcerulo, yung mga ahente yan ni Satanas. Sipo sabihin gano'n. Eh kung mabago kang manong plan, ah gano'n ba? Oh, sinabi sa akin yun eh. Then, pastor ko din si Pastor Ting, takbo ko kay Pastor, Pastor Ting, sabi nung kaibigan ko, ganito, ay, radyo, huwag ka maniniwala. Ito sabi lang Biblia. Eh sabi, tapos na rin mga gifts eh, tapos na rin, huwag ka maniniwala. Ito sabi lang Biblia. Then ako mismo, nag-aral, pinag-aralan ko. Sabi ko, eh bakit maraming gumagaling sa may sakit? Ang mother ko, gumaling sa Goiter, pinag-pray sa conference ni Don, sa, ano nga, Evangelistic Crusade ni Don Stewart. Lumiit na wala ang goiter kasi laki na itlog na manok. Ready para sa operation. Pinapeschedule sa FEU. Pero nawala ang goiter na. Pero gradual healing. Everyday, lumilit. Hanggang sa totally nawala. Sabi, bakit ako? Gumali sa tuberculosis by the power of God's word. Pinagali sa hernia by the power of God's word, by faith in the word and the promises of God. Hanggang sa bandang ulit, yung mentor ko, nagdi-disciple sa akin na si Cecilis, kami na nagdi-debate. Buti hindi nagagahat sa akin. Nagdi-debate kami. Nilabanan ko siya sa debate. Eh ako yung estudyante lang niya. After na mag-usap namin, nagkukontrahan kami. Tatawa lang yun. Bait na tao. Kaya, balik tayo sa topic natin. Don't curse yourself. Bakit? Hindi tayo aware, minsan kinakurse natin ating sarili. Maging ang mga Israelites, papunta sa promised land, kinakurse nila ang sarili na, kinakurse nila ang sarili na. At lahat sila hindi nakapasok sa promised land. From 20 years old, patanda, hindi nakapasok sa promised land. Kasi kinakurse nila ang kanilang sarili. At kung ano yung i-curse mo sa yung sarili, i-allow yun ng Diyos. Sabagat binigyan tayo ng Diyos ng authority and freedom to choose. To choose our destiny, to choose. Piliin kung anong gusto mangyari sa ating buhay. At madalas, affected tayo ng maling paniniwala natin. Kaya napapasama, nagiging hindi magandang takbo ng buhay natin. Pero kung tama ang ating paniniwala, tatama rin ang buhay natin and we'll be blessed by God. Okay, totoo ba na pwede na there is power in our words? Totoo. Tandaan nyo, sa Genesis chapter 1, verse 26 and 27, ang sabi doon ng Diyos, nag-meeting ang Ama, si Jesus, the Holy Spirit, "Let us make man in our image after our likeness." And God created man in His image after His likeness. He created them male and female. So, kahawig tayo ng Diyos. God created us in the likeness of God. Kaya tayo, may creative talent tayo, may creative ability tayo sa kanya-kanya nating giftings. No? Nakuha natin sa Diyos yun. Pero I tell you, hindi ko munilikha tayo in the image and likeness of God, eh sasabihin natin we are God. Wrong. At yan sumablay yung maraming faith teachers ng mga kapatid natin sa palampalataya. At yun ang ginagamit ng opportunity ng mga cessationists para sirain ang faith movement, ang world of faith movement, sirain sila kay Tegi, kay Copeland. May mga teachers ng faith talaga, siya sabi nila, we are God. Kung sinabi ni Jesus, I am, sinabi ni Yahweh, I am too. Ay, sabi ko, first time narinig ko, sabi ko, patay. Ikiniklaim mo na Diyos ka, hindi ka pwedeng maging I am. Si Satan ang nagclaim niya, I am, ako. Sabi ng Diyos kay Moses, sabihin mo, sinugo ka ni ako nga. Tiyatro ni Moses, Lord, ang sasabihin ko sa mga Hebrew people, sino yung sugo sa akin? Sabihin mo sa kanila, sinugo ka ni ako nga. I am has sent you. Title ng Diyos yun, names or title of God. Eh pag sinabi mo, I am din, ako rin, I am. Eh kiniklaim mo talaga God. Kaya pumalpak ang maraming faith teachers. At hindi ako umaayon sa kanila na ituro that we are God, no? Maging yung
father of the word of faith, father of faith movement, si E.W. Kenyon, never na sinabi niya that we are God. Never sinabi niya. We were created in the image and likeness of gods. At para tayong maliliit na gods, pero we are not God. Isa lang ang God, the Almighty. Maluwanag po ba? Okay. Doon, pinakikita lang, iba tayo sa mga animal. No? Mababa ang class ng animal. Hindi sila pwede maka-fellowship sa Diyos. But God created man in God's class. No? Pag sinabi in God's class, pwede kang maka-fellowship sa Diyos. Kasi nasa uri ka, kalagayan or klase in God's class, but we are not God. No? Ang example dyan ganito. Mga ibon, hindi pwede maki-fellowship sa pusa. Ilagay mo sa drum, lagay mo lang yung ibon, ikulo mo sa drum, o sa hawla, sa pugad, o sa cage, ibon. Isama mo yung pusa do sa cage. Miya-miya lang eh, luray-luray na yung ibon eh. Hindi sila pwede magsama, hindi sila pwede mag-fellowship. Kasi magkaiba silang species. Hindi mo pwedeng isama ang daga at pusa sa drum, sa loob ng drum. Patay ng pusa yung daga. Magkaiba silang species. Hindi sila in the same class. Di ba sa biology, pinag-aaralan natin ng araw, doon ako, nahihirapan noon, yung boring pag-aaralan. Pyrum periperata class Scropteryx. Mga ganung natandaan niyo sa biology. Eto, tuwa naman yung teacher ko sa akin, pinasa ako kasi ako yung tagagawa ng mga drawing, grasshopper. Ako tagagawa, nakapit, pinaframe pa niya. Wala akong naboboard ako pag-aral yung mga terminology ng may pagka-Greek word pa, no? Pyrum periperata class, mga ganun eh. May mga kanya-kanyang class yung hayop. Ganun din tayo. In order that we can communicate with God, nilikha tayo na kahawid niya. Tawag na in God's class, but we are not God. Iba, pag sila ang God's class, akala pumapantay ka sa Diyos. Hindi tayo pwede makapantay ng Diyos. Sabi na in God's class, kasi meron pwede tayo maki-connect, maki-fellowship sa Kanya. Mahalin ng Diyos, mahalin tayo ng Diyos, at kasamahin ng Diyos forever. At magmahalan in the same level of love. Maliwanag po ba? Ang animal, hindi pwede itrato ng Diyos ng ganun. Maging ang angels, hindi pwede itrato ng Diyos ng ganun. Ang angels, hindi sinabing created the image likeness of God. Tayo lang, tao lang. From Adam hanggang sa atin. But we are not God. Tinitindihan ko, we are not God. Okay. So, dahil ang tao nilikha in the image and likeness of God, may nakuha tayo sa Diyos na style, creativity. Hindi ko naman ibig sabihin creativity, we can create the universe. Hindi, mali na naman yun. Ibig sabihin creativity, sa lahat ng creation ng Diyos, sa lahat ng creatures nilikha ng Diyos, sino ang merong creative ability na nakakalikha ng computer, high technology machine, nakakapag-imbestiga na pag-aaralan mga DNA ng tao. Nakakalikha. Alam niyo ba na nakalikha ng tao na cloning, na pwede kang magkaroon ng duplicate, maraming duplicates. Binawal lang yan eh. Delikado kasi yan. Iko-clone ako, kukuha ng genes o DNA sa akin, iko-clone ako, kahit mamatay ako, may kamukha akong susulpot, kahawin na kahawin ko. Pwede pang marami. Ay, delikado yan. Hindi na sa Diyos. Pero ba't may ganung ability ang tao? Because man was created in the image and likeness of God. At ang isa pang nakuha natin sa Diyos ay yung power of words. Power of words. Sabihin natin, power of words. Yan. Kaya whether we know it or not, whether we like it or not, whatever we say, ano mga ating sinabi, it will come to pass. Whether good or bad, good or evil.
Maaring hindi mo makita ngayon, pero darating ang panahon, you will see the reality of the power of your words. Yan, hindi ang pinaniniwalaan ng mga cessationists. Bahala sila. Eh, meron tayong Biblia nagsasabi, meron tayong mga patutuo. Scientifically proven na yan. Alam niyo ba si Dr. Emoto? Ano bang first name nun? Sinulat ko para ko makalimutan. Dr. Masaru Emoto. Tingnan niyo na lang sa YouTube. Ang dami yan. Dr. Masaru Emoto. Hindi ko malam kung siya ay biologist o chemist o na-discovery niya, siya yung tao kauna-unahang tao nakadiscovery that there is power in our words, scientifically. I think, kung siya nga unang nakadiscovery, siya lang yung unang nakita kung ganun. Kinanto ko sa inyo, pero for the sake of this video, babanggitin ko ulit. Si Dr. Emoto, kumuha ng rice, cooked rice, nilagay sa container na malinis, nilagyan ng konting tubig, tatlong klaseng container, ang isa ay nilabel niya na good rice, ignore rice, and bad rice. Mabuting bigas o mabuting kanin, binaliwalang kanin, at masamang kanin. Then every day, pinupuri niya yung good rice. Good rice, you are beautiful. You are delicious. You are my friend. You are a blessing. Lahat na magaganda, kinoconfess niya doon sa kinakausap niya yung bigas o yung kanin. Then, ganun din, same day, kakausapin niya yung ignore rice, titingnan niya, hindi niya papansin, parang ini-snap. Punta siya sa bad rice. Lahat ng cursing words, bad words, maruming salita, nire-release niya doon sa bad rice. You are dirty. I hate you. You are not delicious. I'm not your friend. You are cursed. Lahat ng pangit na salita, sinasabi na sa bad rice. Every day, ginagawa niya. And after a month, pagkala isang buwan, hindi nagbago yung good rice. Hindi nagbago. Same color. Pag binuksan takip, walang amoy. Yung ignore rice, naninilaw. Kinakapitan ng punggos. Dumumi. Bumaho. Yung bad rice, nako, kulay violet, naging black yung white rice. Naging black, naging violet. Ang daming punggos. Pag tinanggal takip, ang baho. Paano nangyari yun? Pare-pare, sabay-sabay naman sila. Kinakausap. Bakit yung ignored rice ay dumumi, papunta sa pagkabulok? At yung bad rice, totally nabulok. Inamag talaga. Ang conclusion ni Dr. Emoto, there is power in our words. Kaya be careful, sabi na, pagpalagay nyo ang isang bata, parang kagaya ng kanin o bigas. Once na hindi mo pinansin, matindi ang impact niya sa bata. Once na inignore mo siya, matindi ang impact niya at siya'y lalaki na iba ang personality niya. At yung bata, itulad mo sa bad rice. Lahat ng cursing words, lahat ng hindi magandang salita, salitain mo sa kanya. Paglaki niya, masamang tao yan. That's true. Sabi ni Dr. Emoto. Ang linaw ng presentation, ang daming gumaya sa kanya na hindi naniniwala at na-prove nila, totoo nga. May isang babae, sabi niya, kalukuhan yan. Sige, subukan ko sa apple. Inislice niya yung apple. Isang good apple, yung another half, bad apple. Nilagay niya sa sterilized na container. Every day, doon sa nilagyan, pinupuri niya yung good apple. Every day, pinagsasalita niya na masama yung bad apple. After a week lang, yung apple, na good apple ang label, hindi nagbago. Pati color. Yung kalahati niya, nabulok. At sabi ng baba, pambihila, amazing.
Totoo pala si Dr. Moore. Eh, dati hindi siya naniniwala. So, conclusion doon, there is power in our words. Si Dr. Imoto rin yung nag-experiment sa tubig eh. Sa music, yung tubig sinilip sa, I think, sa microscope. Pag heavy rock metal music, yung mga talagang demonic rock music, may mga, ang tawag dito, images sa tubig na maganda, nagkoconnect-connect. Pero pag pinatugtog yung heavy metal, nawawasak siya. Sinubukan magpatugtog ng classic music, mga Beethoven, mga classic talaga, instrumental. Nagpo-form siya na maganda, parang nagiging korting bulaklak, korting ano, star, nagpo-form, maganda. Iba-ibang music, iba-iba na po-form sa tubig. Nagre-react yung tubig, doon siya napapakinggan. Kikinig po ba tayo? Yun naman napanood ko minsan sa YouTube, halaman, nilagkinabitan ng mga sensor. Sabi nung nag-experiment, kakapagtaka, halaman ha, hindi nagsasalita pero merong life. By the way, ang halaman, may soul sila, meron silang life, natural life. Sabi nung nag-experiment ng mga tao, kinabitan ng ano, mga sensor yung mga daon ng halaman. Then, inimagine nung lalaki, sinusunog niya yung halaman na yun. Inimagine lang niya, naglagablab ang apoy, sinindihan, naglagablab, nasunog yung halaman. Nako, pumapalo yung tawag doon, gauge, o kung anong tawag doon, o kung anong meter yun, tumapalo, nagpapanik. Paano nangyari yun? Ini-imagine lang nung lalaki na sinusunog din ang halaman. Ibig sabihin, parang nasesense niya yung iniisip ng tao. Nagpapanik. Pero inalis niya yun, nawala niya yung panik. Meaning, may mga bagay na madidiscover tayo sa panahon ngayon na hindi natin na-discover noong unang panahon. Mga hiwaga. At isa sa hiwaga ay words na hindi na hiwaga sapagkat na-reveal na ng science. And now, hindi alam ng medical science o ng science na 1,000 years ago, nasa Bible na yun, sa Book of Proverbs. Tingnan po natin sa Book of Proverbs. Wala na tayong oras. Proverbs chapter 18. Verse 21. Sabi po doon, death and life are in the power of the tongue, and those who love it shall eat the fruit thereof. Ang buhay at kamatay ay nasa kapangyarihan ng dila, at ang sino man nagsisiibig, saan? Doon sa kanyang sinabi, ay mararanasan niya yung kanyang sinabi. Magbubunga sa kanyang buhay yung kanyang sinabi. Death and life are in the power of the tongue, and those who love it shall eat the fruit. Kakainin niya yung bunga nung kanyang sinabi. Ito, pag ininterpret ito ng mga theologians, darating sila sa conclusion na, siyempre, ang ibig sabihin niya, sabi nila, pag nagsalita ka ng masama, may maeepektuhan, kakagalit kayo, magiging masama, o mag-aaway kayo, hindi magiging maganda resulta, kasi nagsalita ka ng masama. Yun yung surface, mababaw. Pero hindi yun ang point doon. There is really power in every words that we release sa mundong ito, through our mouth. Tandaan nyo nung nilikha ng Diyos ang universe sa Genesis chapter 1. Paano nilikha ng Diyos? Hindi naman nilikha ng Diyos na kumampay-kampay ang Diyos na ganun. He created the whole universe into existence by releasing words, by speaking words. Every word na nirelease ng Diyos, nilumpes ng Diyos, ay nangyari. So meron palang power ng Diyos na ganun, na pag siya'y nagsalita, nangyayari. So as human being, created the image and likeness of God, meron tayong pahapyaw na nakuha. Sabi niyo, again, ulit ikaw, we are not God. Pero may nakuha, merong inimpart sa ating DNA ang Diyos. As human being, created in His image and likeness. At yun yung words.
Kaya sabi sa Romans chapter 12 verse 14, ano sabi sa Romans chapter 12 verse 14? Natin. Romans 12 verse 14. Bless those who persecute you. Bless and do not curse. Mula sa New King James Version. Bless those who persecute you. Bless and do not curse. At tanong, paano mo binibless ang tao? At paano mo kinakurse ang tao? Sa pamagitan ba ng sign language? Hindi. Sa pamagitan ba ng anong paraan? Nakagisnan natin, pag sinabing curse, sa bibig pinapadaan. At ganun din sa blessing. So we can bless and we can curse people. Iisang pagdadaanan, bibig. Kung ba't sinabi ito, bless them and do not curse them. Bakit? Kasi ang Diyos, ang Holy Spirit, na nagsulat noon, nag-inspire noon para ipasulat kay Pablo, naniniwala ang Holy Spirit that there is power in our words. Eh kung walang power words sa tao, ano ba naman yung i-curse mo ang tao? Eh sige nga, lahat na lang curse, i-curse mo, i-curse mo yung tao, i-curse mo ako, i-curse mo kami. Hindi tatamyag dahil walang katutulan ng curses. Walang power ang words mo. Hindi. Pag-curse, dami kong alam na testimony. Kinurse talagang na-curse talaga. Why? Because there is power in our words. Sabi nung kaibigan na, nagkwento ko na sa inyo, again for the sake ng video na ito. Yung friend ko sa Amerika, pastor din. Nalaman ko yung asawa nandito, binalitan nandito, nagpunta kila Sister Elsie, pumunta rin ako. Kwentuhan kami, kamusta na si, ano, si pastor. Tapos nagkukwento ako, napapunta ako sa ano, nilid ako ng Holy Spirit na banggitin yung mga blessing and cursing through words. Sabi na, I got it, pastor. Ngayon alam ko na, ang alin, akala ko, alam ko na kung bakit yung ibang mga kamag-anak naming malayo, yung kamag-anak naming malayo, halos lahat sila, ang problem nila, mata. Baby pa lang, pag silang merong pinapanganak, bulag. May pinapanganak, may paningin. Habang lumalaki, lumalabo ang mata, nabubulag. At ang paliwanag lang ng doktor, eh, ano yun? Hereditary. Minana. Nasa genes. Pero ngayon ko naintindihan. At ngayon ko na binalikan yung kwento ng mga matatanda, ng mga malayong kamag-anak namin na narinig ko, na nung unang panahon daw, yung ninuno nila, naglalaro magpipinsan, pumasok sa kwarto, naglaro, naglaba sila at naiwan yung isa. At yung isang huling lumabas, umuwi sa kanila, tas nalaman nila may nawawalang bagay. Eh huling lumabas siya, binintangan nila. Pinsan, ilabas mo na yung ano, kinuha mo yung ano namin. Ilabas, sino? Hindi ako magnanakaw. Pinapatugas, hindi sabi ako magnanakaw. So, sumpa man. Sabi ng bata, sumpa man. Mabulag man ang lahi namin. Hindi niya alam, siya ay authority figure of his future generation. At kapag ikay authority figure, you have the right authority, power to declare words to bless your future generation. You are the future you are the authority figures of your future generation. You can bless your children, you can bless your inapo, you can bless your kaapu-apuhan because you are authority figure, binigyan kayo ng Diyos ng right, privilege, authority, power to bless your people, to bless your descendants. Maliwanag po ba? Lahat sila nagkakandabulag. Bakit? Yung kanila ninuno nag-release ng cursing words.
At sa deliverance session, sa deliverance ministry, dinidil namin na. Yung kanon na, minsan wala lang akala, biglang papalam ng Holy Spirit. Ang kanilang lahi ganito, ang kanilang ninuno, pakikita, may kinurse, may ganitong ginawa. Then yun ang tatalian namin. Yun ang aming ihingi ng tawad sa Panginoon. At pahihingi ko ng tawad doon sa victim, sa patient. Sabi ko, humingi ka ng tawad. Ihingi mo ng tawad yung inyong kaluluhan. Pagkahingi ng tawad, binibreak namin yung espiritu ng cursing words na ni-release at pinalalaya namin. Sabi ng Panginoon, whatever you bind on earth, shall be bound in heaven, whatever you release, you lose in earth, will be lost in heaven. Sa original na Greek, anumang inyong talia sa lupa, tinalian na sa langit, hinihintay lang ikaw mag-declare ng words. Anumang iyong kalagan sa lupa, matagal na kinalagan na ng Diyos sa langit, hinihintay lang yung authority mo na gamitin mo. Ganyan sa Greek, sinabi ni Jesus yan. So yun tayo, we can pronounce blessing and curses to our children, to our children's children, to our future generation. Kaya huwag niyo ka-curse ang mga anak nyo, especially yourself. Huwag niyo ka-curse inyong sarili. Lagi na lang akong walang pera. Kasusweldo ko lang, ubos na, lagi na lang ako walang pera. Lagi ang hirap ng buhay namin, kailan kaya ako yayaman? Napakamalas ko sa buhay. You are already cursed yourself. Makikinig po ba tayo? Eh paano, Pastor? Oo nga, nasalita ko yun. Anong gagawin ko? I-renounce mo. I-nullify mo. I-break mo yung power ng words na yun. Sapagkat every word that we release sa planet Earth nito, hindi nawawala. It's in the air. It's in the spirit realm. Nandyan yan. I think maging ang science, they believe now na ang mga sinalita natin, nandyan lang yan eh. Hindi naalis. Kaya pala sabi ni Jesus, every words, good words, we confess natin, will be justified by those good words. But every word, masamang salita, na salita natin, we will be condemned. Kaya minsan, sa isang bahay, diba, pumasyal ka sa isang bahay, at very sensitive ka sa presence ng Diyos, and you are anointed, filled with the Spirit of God. Pag pumasok ka sa isang bahay, na may kakaibang espiritu, mararamdaman mo talaga. Mararamdaman mo ang heaviness, yung evil, yung oppression ng spirit nasa loob ng bahay. At kung meron lang katatapos mag-away sa bahay na hindi mo inabutan, you can feel, you can sense that spirit of away, spirit of division inside that house. Mararamdaman mo talaga. Masesense mo, mararamdaman mo. Amen. Kasi it's in the air. It's still in the air. Parang coronavirus, nandyan lang eh, naglipanan lang yung ano eh. Coronavirus eh. Hindi naman natin nakikita. Pero once matempuhan ka, madaanan mo yung humatsin, wala kang masyari ka na kagad. Kaya si President Trump eh, nadali tuloy silang mag-asawa eh. Eh, let's pray for them, no? Dahil si President Trump, maka-Diyos yan. Supportahin doon yung mga Kristiyano. Pero problem, yun narinig ko balita, hindi naniniwala si Trump sa ano eh. Sa face mask. Sabi doon sa YouTube na nabasa ko. Eh yun naman ang sabi rin ng presidente natin eh. Ang Amerika, bakit napakarami ano, number one. Sabi ni President eh, kasi sila, Amerika hanggang ngayon, hindi naniniwala. Hindi sila naniniwala. Ang dami kong gusto ikwentong patutuo. Hindi ko maano, kulang na kulang sa oras. Effect ng power of words. Merong nabasa akong book, hanggang ngayon nasa akin pa. Isang batang babae na mahihiyain, may inferiority complex,
ang baba ng grade sa school, hindi sumasagot sa school, ang baba ng grade sa school, bobo sa school, hindi nakakasalimuha sa mga tao, introvert, mababa self-esteem. Yung pala, kaya ganun, everyday, ang nanay at tatay niya, puro negative words ang nililis sa kanya. Pangit ka! Wala kang mararating! Ang bobo nitong batang ito. Kaya na-discover yan. One time, may outing yung school nila. Hindi siya nakikisalmuha sa mga schoolmates. Then kita siya ng teacher niya, nawa yung teacher niya, Mary, alba Mary pa, umangkas ka na sa kotse ko, tabi tayo, dito ka na sumabay sa akin. At sabi yung teacher, alam Mary, ngayon ko lang na-discovery, ang ganda-ganda pala ng mata mo, pati lips mo, ganda ka, pag nag-ayos ka, magandang babae ka, pinuri nung teacher niya, babae. After that, positive comments. Napansin teacher, nag-excel na sa class si Mary. Hanggang sa finally, gumaling siya sa school. At nag-graduate si Mary. At nung siya nag-graduate, pinuntahan niya yung teacher niya. Sabi niya, ma'am, gusto ko magpasalamat sa inyo. Hindi niyo alam ito eh. Kasi nung time na yun, nung sinabi niyo, ang ganda-ganda ko, at ako ay ganito-ganyan, kayo ang unang tao na nagsalita na maganda at unang tao nagsabing maganda ko sapagkat araw-araw sa bahay namin, sinasabi ng nanay tatay ko, ang pangit-pangit mo, wala kang mararating, bobo ka. Doon na-realize nung teacher, naawa yung teacher, ganun ba? Na-heal yung batang yun, si Mary, na-heal ang emotion niya, na-heal ang memories niya. Bakit? Meron tao na nagsabi ng positive words, good words, sa kanya. Nagkaroon ng effect sa kanya. At ako, masasabi ko, totoo, there is power in every word that will speak. Bakit? No, ako'y pinanganak, sabi ng mother ko, kapag itong noon araw, hindi mo malaman kung male, boy or girl ang papanganak mo, hanggang sa isilang sa mundo. Sa delivery room, blue, uy, boy! Red, ay, girl! Noong time na yun, hindi pa alam. Sabi ng Mariko, kawawa nung itong batang ito. Pag ito'y lalaki, boy, kawawa naman. Hindi ko mamahalin. Hindi ko mamamahal. Kasi gusto ko girl. Kasi nga, meron trauma yung mother ko. Hinahabol siya ng pilyo kong tiyo. Hinihihiwain ng blade. Kaya yung tiyo ko, binilin sa sako yon. Binitis sa sako nung uncle nila. Patay na yung uncle ko yun. Bumait naman nung tumanda na, huwag mo lang lalasingin at lahat ng sasakay haharangin pag nalasing. Kaya ayaw niya ng boy. Eh kaso, nung sinilang ako, nagbago yung isip ng mother ko. Kasi nung makita niya, sinil sa muna, ay ang cute-cute naman ng baby nito. Sabi niya, mamahalin ko ng baby nito. But it's too late. It's too late kasi na-curse niya na. Kaya pala ako pinanganak, nasa bahay lang ako, ayoko yung makasalumuha sa tao. Ayoko lumabas, ayoko mabarga. Ang mother ko nagsabi sa akin, tutoy, makipagbarkada ka, sayang na sayang kabataan mo. Pagtanda mo, wala kang may kukwento sa mga susunod na generation. Makipagbarkada ka. Bumarkada nga ako, eh sa mga adik naman ako napabarkada. Anong time na yun? Siguro mga 7 years old ako, or 9 years old. May tindahan dito, tindahan ni Napila. Titindan tinapay, mami, gano'n dito. May akong pera sa nanay ko. Pabili nga po ng isang tinapay. Aba, si Tutoy, nakakabili na! Biniro akong gano'n. Yun ang first and last time kong bili sa tindahan. Hanggang sa ako'y lumaki, hindi ako makabili sa tindahan. Na-bandage ako doon sa word na sinalita niya. Nasa USD ako, freshman, first year college. Gutom na gutom ako, hindi ako makabili sa tindahan. Natatakot ako, nahihiya ako. Nagtrabaho ko sa Channel 7.
umabot ng 14 years, sabi ako, natanggap ako. Rejected nga ako, bakit? Eh, pagdating ko doon, nagpa-interview ako, kasama ko yung tatay ko. Anong pangalan mo? Sumasagot tatay ko, Nestor Cortez Jr. Saan ka graduate? University of Santo Tomas. Anong, of course, fine arts. Sabi, sorry po, pero freeze hiring kami. Umpisa pa lang, rejected na ako. Sabi ng tatay ko, hindi ako papayag. Matatanggap ka. Magaling sa kanya, laging pasig. Matatanggap ka. May binanggit sa kakilala ko. Tahin pala niya yun. Eh, kaklasmate ko yun, pinuntahan namin. Ah, anong gan ba? Susulatan ko yung pamangkin ko. Tanggap ako. Umabot ako 14 years. At nandun na ako, ganun pa rin. Napifeel ko yung bandage ng hiya, bandage na, hindi ako makabili. Bandage, may time na nakakabili ako. Pero alam ko, merong force na pumipigil sa akin at dumodominate sa akin. Until finally, nakilala kong Panginoon sa pagbabasa ng Bible na napulot ko, and I accepted Jesus to be my Lord and Savior. Pamula noon hanggang ngayon, na-delivered ako sa oppression, sa bandage na yon. At ngayon, kung ano yung kinatatakutan ko, yun naman ang ministry binigay ng Panginoon. Hindi mo ako mapapatayo sa harap ng mga tao. Ngayon, kahit saan, tumatayo tayo. Amen. Amen. That's power in our words. Kaya kayo, sabihin nyo, araw-araw, I'm blessed. I'm blessed by God. I'm anointed and blessed to be a blessing. Future ng mga anak ko, magiging maganda. Ako lulusog, gahaba ang buhay ko. Pagiginhawain ako ng Panginoon. Pinagpala ako ng Diyos. Thank you, Lord. Pinagpala mo ko. Magiging bata ako, magiging artistahin ako, magiging malakas ako. Walang masama sa positive words. Ang masama yung evil, negative words. At least, pag sinabi negative words, it could affect your life. Pag sinabi negative words, pwedeng words of doubt, words full of fear, words of unbelief, cursing words, any words na hindi maganda, huwag nyo nang babanggitin. Amen. Okay. Ngayon, sabi sa ang haba pa palang to. Lagyan na lang natin ang part 2. Tapusin ko na lang po dito. No? So, eto, banggitin ko na ito. Psalm 110. Time. Again, natin ang part 2 ito next week. Psalm 110. Kaya huwag niyong iparinig sa demonyo ang anumang salita na hindi maganda. Dahil yun ang magiging legal ground niya, yun ang magiging parang license niya para maka-enter sa buhay mo. At gawin niya yung sinabi mo. No? Ecclesiastes pala. Ecclesiastes chapter 10. Verse 20. Tingnan nyo mabuti ito, ha? It's in the Bible pala. It's in the Bible. Sa Bible, kapag ka tinukoy, pwede, figurative or idiomatic words, Bible, or illustration, example, at illustrate a word. No? Kagaya sa Mark chapter 4, chapter na yun, may binhi na laglag sa lupa, tinuka ng ibon. Kinuha yung binhi. Yung bird doon, sinasabi Jesus, nagre-represent sa demon. Na kumukuha at yung binhi, nagre-represent sa Word of God. At ang mga demons, o si Satan, ninanakaw yung Word na natanim sa puso natin. Pag hindi ka aware, at pag hindi mo pinangalaga, hindi mo pinahalagahan masyado, mawawala sa iyo, nanakawi ni Satanas yung word, yung binhi na tinanim sa iyo. Yung bird doon ay demon. Madalas, pag sinabi bird, demons, depende sa context. Maliban na ako ito ay dove, maganda, Holy Spirit. Ngayon sabi sa Ecclesiastes chapter 10, verse 20, do not curse the king. Tingnan nyo mabuti ito.
Even in your thoughts, huwag mong ika-curse ang hari. Hindi lang hari, maging sino man. Huwag mong susumpain siya kahit sa isip mo lamang. Huwag kang magsasalta, huwag mong susumpain siya kahit sa isip mo lamang. Bakit? Do not curse the rich. Even in your bedroom, huwag mong ika-curse ang mayaman kahit sa iyong kwarto. Pag siya ay mayaman dito, ma-influence siya, may power, mayaman. Pwede kang pakulong, pwede kang ipapatay. Yan yun ang arot. Ulit na, do not curse a king even in your thoughts. Do not curse the rich even in your bedroom. Kahit walang nakatinging tao, walang nakakaalam, wala kang pinagsabihan. Huwag mong ika-curse yung tao na yon kahit ikay nasa kwarto mo at walang ibang tao nakakaring. Bakit? For a bird of the air may carry your voice and a bird in flight may tell the matter. Sapagkat baka merong ibon na lumilipad at pumasok sa bahay mo, iparo pa siya, napakinggan yung salita. Yung ibon na yun, dadalhin yung salita mo at ihahayag yung sinabi mo. Ihahayag. Meaning, may pagka-idiomatic words ito. Kaya ito mahirap po sa word-for-word translation. Kagaya ng New King James Bible, New American Standard Bible. Kaya naglabasan ngayon yung mga dynamic translation or translation ng Bible na modern, ang English. You know? Maintindihan mo yung idiomatic words nung panahon na yon. Ine-explain, ine-expound. No? Hindi word for word. Kaya ako, ang talagang Bible gagawin ko, New King James Bible, at saka New American Standard Bible for word for word study. Then, after makita ko sa literal translation, pupunta ako sa modern translation. NLT, NIB, CSB, no? Christian Standard Bible, na isa sa magandang translation ngayon, New International Version, number one pa rin sa bentahan, magandang translation. NLT, number one din yan, naglalabas sila ng NIB. Ito ay mga modern translation na ini-expound yung meaning, mga idiomatic word, hindi yun ang in-express nila, kundi yung thoughts for thought translation. Maliwalig po ba? So dito, pag in-expound natin ito, ang ganito yan. Huwag kang magka-curse sa isang tao kahit hindi niya alam, kahit walang ibang nakarinig, nasa kwarto ka lang, buwisit yung tao ngayon, sinusumpa kita, mamatay ka sana, no? Maghirap ka, magkasakit ka, nanggigigi ka, nasa kwarto ka lang. Sapagkat merong ibon na nakakarinig. At ang ibon na yan, nagre-represent sa demon spirit na inassign ni Satan na after they heard, narinig nila yung sinalita mo. Kikilos yung mga yan at yan ang nagpanghahawakan nila para yung sinabi mo ay mangyari doon sa tao at yung sinabi mo ay mangyari din at bumalik sa'yo. What you sow, you shall reap. Kaya pag nag-curse ka ng tao, makakurse yun, pero makakurse ka rin. Bakit? What you sow, you shall reap. I-bless mo yung tao, na-bless siya, pero i-bless ka rin ng Diyos. Because what you sow, you shall reap. Maliwanag po ba? Kaya, huwag kang magka-curse kahit walang nakakarinig. Akala mo walang nakakarinig, pero meron demon spirit na rinig. At yan ang panghahawakan lang, yung sinabi mo, para they can destroy your life. At they can destroy the lives of other people na kinurse mo. Ang tawag dyan ay witchcraft. Witchcraft yan. Pag nagkakakurse ka, witchcraft yan. At sa buong buhay mo, pag hindi ka nakalaya dyan, hahabulin ka ng mga ibon na yan, ng mga demonyong yan, until they destroy, totally, they destroy your life. So from now, magsalita po tayo ng good words.
Words in line with the Word of God. Words of blessing that we can pronounce. No? Pag sinabi, God bless you, kapatid. Ano yun? Maganda yun. Kaya mga Jew eh, babalik, shalom, shalom. Peace. Alam niyo yung shalom? Pakaganda salita niya. Naway mag-prosper ka, gumaling ka sa sakit, kung may sakit ka, lumusog ka, pagpalain ka, panaganain ka ng Panginoon, mabuhay ka na may kapayapa, yan yung shalom. Positive declaration. At ang mga Diyo, sapagkat naturuan ng Diyos, ang mga unang magulang, na tinuruan ng Diyos, na don't speak negative words, pag nagkakasal ang mga rabay, kinakasal ang mga Diyo, bawal sa kanilang banggitin na, sa hirap at sa ginhawa, magsasama kayo. For better or for worse, ayaw nilang may kasamang worse, may kasamang hirap, puro positive. Bakit? Eh doon sila naturuan ng unang magulang nila na tinuruan ng Diyos. Yan sabi ng Panginoon. Marami pa ang babanggitin nasa Old Testament. So next week, talakayan natin. Tayo po lahat ito mayo. Thank you, Jesus. Lord, marami po salamat na set us free, Lord, from the bondage of curses, from the bondage of negative words. Cleanse your people, Lord. Tas po natin ito kami sa Panginoon. Kung nakaranas kayo ng mga sinasabi ko, lagi kayo nagsasalita negative words, lift your hands to God. Kapag salita kayo ng cursing words, to other people, lift your hands to God. Ihingi natin sa Diyos ang tawad lang. Sabihin natin, Panginoon, patawarin mo po ako sa lahat ng mga cursing words na nasabi ko sa aking kapwa. Patawarin mo po ako. Alisin mo po. Nullify those cursing words na sinabi ko sa aking sarili, sa aking kapwa, sa aking kaibigan, sa aking mga anak, sa aking mga apo, at sa aking sarili. Nullify, destroy those cursing words sa aming buhay. In the name of Jesus, cleanse me, Lord. Cleanse us with your precious blood. At lahat ng karumihan, lahat ng effect ng mga cursing words, hindi na mangyayari. Sapagkat higit na makapangyarihan ang dugo ni Jesus na siya naglinis sa amin. Simula ngayon, we will declare, we will pronounce, we will confess positive words, words of blessing, words full of faith, words full of love. In the name of Jesus, I am blessed forever through my Lord and Savior and God, Jesus Christ. Amen. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Ilan sandali po. Atin mo nang iano. Kumari po, atin pong ipag-pray ang mga kalalakihan. Ito po ay mga officers, new officers ng MOJ. Tawagin natin ang mga kalakihan, mga president. Si brother, ito yung mga bago. I-dedicate natin sa presence ng Panginoon to anoint them. Bagong officers ng MOJ. Ang president, si Tom Bautista. Ito ba? Tom Bautista. Vice President, Reggie Mercado. Secretary Oget Ansama, Treasurer Louis Recaporte, Auditor Rene Aliasas, Internal Affairs Dindo Pulyo, External Affairs Jason Arceo. Yan po ang magigiting na lalaki ng Diyos, mga artistahin ng JCLD
Ang gagawin po natin sa umagang ito, titingnan natin kung sino sa kanilang lahat ang pinakagwapo, pinaka-artistahin. Pagpipray po natin sila. Are you ready? Iunat po natin na kami sa kanila. Stretch our hands to bless them. Father God, pamula sa President hanggang sa internal, external coordinator, dinadala ko sila lahat sa iyo to bless them, to anoint them with the fresh anointing of wisdom and revelation, at para magamit mo sila by the grace of God. Yung bagay na hindi nila kayang gawin sa kanilang sariling abilidad bilang tao, magagawa nila ng higit pa sa kanilang ine-expect, sapagkat ito ang biyaya ng Diyos na kikilos sa kanilang mga buhay. Maraming po salamat, Panginoon. Now, Lord, inaatang mo sa kalambalikan ang responsibility para gawin ang pinagagawa mo bilang miyembro ng Men of Joshua, Men's Fellowship, arm, braso, muscle ng JCLG family. In the name of Jesus, I release your blessings upon their lives through the fresh anointing, Panginoon, sa kalambuhay. Bless them spiritually. Bless them physically. Bless them mentally. Bless them emotionally. Bless them materially. Bless them financially. Bless them socially. And Lord, sanctify their lives. Make them holy, Lord. As they do the works of God, sila po ay magiging good example sa lahat na makakita sa kanila. Palakasin mo ang anointing at ang wisdom na binibigay mo sa kanila simula sa araw na ito. At sila'y pinahiran mo bilang mga bagong officers to be used for the glory of the name which is above every name, the name of the Lord Jesus Christ. Amen. 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 So, ito po, ito. Kalimutan natin. Sige, Brad, buksan mo ang mahiwagang banga, mahiwagang box. Ito po ang emblem or logo ng walang kamatayang Men of Joshua. Palakpakan natin, Panginoon. Sabi ko nga, Men of Joshua means this is the Joshua generation that will inherit the blessings of God. This is the Joshua generation na lilipol sa mga kalaban ng Panginoon. At the same time, Joshua at ang salitang pangalang Yeshua ay isa. So hindi lang sila Men of Joshua na naging assistant ni Moses, kundi sila'y Men of the Lord Jesus Christ. Men of Yeshua. So ito po ang emblem. At God bless Men of Joshua. Lahat po ng hihipo dito ay gagaling sa sakit. Lahat ng hihipo dito will be blessed by God. So ito po ang walang kamatayang emblem ng Men of Joshua. Isara mo na, Brad. Isara mo na. Ibigay na po kayo. Ililipat. Ibigay mo. At habang, yes, habang ikaw ay naglalabas sa bahay, lagay mo sa harap yan para ma-inspire ka sa paglalaba. Kaya po rin, Panginoon, God bless you, Rarto. So, praise God. Yung po nakalimutan yung kanang love gift or na-rate or your tithes, you can drop your blessing, tithes, offering sa box na ito. Dito po sa offering box. God bless you all. Amen. Witin natin, this is my desire. God bless you. This is my desire. Oh, no.